Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ako po si Jackie, OFW dito sa Kuwait. Guys, ang may share ko sa inyo ngayon tungkol sa mga kaugalian ng taga-Kuwait. Mahalagang malaman na bawal ang mga sumusunod. Una, pagdala, pagbinta, pagbigay o paggamit ng bawal na droga. Pangalawa, pagkuha ng mga litrato ng mga babae at mga militare. Pangatlo, homosexual activity at pornography. Pang-apat, pang-insulto ng relihiyong Islam o ng royal family. Pang-lima, pagsasama ng isang babae at isang lalaki na wala namang relasyon. Kung lalabas ang mag-asawa, siguraduhing dala-dala ang marriage certificate. Pang-anim, dapat maging konserbatibo sa pananamit. Ang mga miniskirt at half skirt ay ipinagbabawal. Pang-pito, ang Ramadan ay isang kaganapang pang-relihiyon na nangyayari tuwing ikasyam na buwan sa kalendaryong Islam. Ito ay tumatagal ng isang buwan. Ito ay panahon ng pag-aayuno kung saan iniiwasan ang pag-inom at ang pagkain simula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Guys, dapat nating tandaan at kailangan nating sundin ang patakaran o batas nila dito sa Kuwait kasi lang tayo sa bansa nila. Bilang guest, ang duty natin sa bansa nila. Respect the customs, traditions of the host country. Pangalawa, respect and obey the laws of the host country. Yun guys, ang dapat at kailangan nating tandaan at gawin para hindi tayo mahuli dito sa bansa nila. At i-share ko naman sa inyo guys ang mga paraan upang hindi ma-homesick. Una, panatilihin pa rin ang mataas na antas ng pagtatrabaho. Huwag mong pabayaang maapektuhan ng iyong homesickness ang iyong trabaho. Ang pagiging abala mo ay maaari pang makatulong sa pagka-homesick mo. Yun guys, trabaho pa rin kahit na-homesick ka man, umiyak ka man, kahit may nararamdaman ka man, trabaho pa rin kasi yun yung duty natin. Pangalawa, mag-internet o mag-video chatting, tumawag o mag-text paminsan-minsan. Di natin maiwasan guys yung pag-video call, pag-text, lalo na bago tayo. Mga first month, second month to third month, dyan talaga yung mga buwan na ma-homesick ang isang OFW. Kaya, pag na-homesick guys, tawag ka lang sa Pilipinas, pag may internet ka, tapos, kausapin mo lang ng kausapin yung pamilya mo, para nang sa ganun, hindi ka ma-homesick. Yun lang guys. Pero guys, may mga amo talaga dito na hindi nila pinapayagan yung katulong na gumamit ng mobile o cellphone. Kaya, dapat guys, pag mag-abroad tayo, kailangan magbaon rin tayo ng diskarte. Para nang sa ganun, maka-communicate tayo sa mga pamilya natin sa Pilipinas. Kasi importante sa atin yun. Yun guys, ang tips ko lang. Pangatlo, mag-email o magsulat ng liham sa libreng oras at hindi habang nagtatrabaho. Yun talaga guys, pag free time lang tayo makapag gamit ng cellphone o di kaya makapag sulat. Di naman nauso ng sulat ngayon eh kasi high tech na yung ano natin ngayon. Mobile na, video call na. Kaya guys, ingat lang tayo sa paggamit ng mobile. Pwede naman gumamit ng mobile pag may trabaho pero kailangan
diskarte lang at kailangan patago lang siya talaga. At kailangan wag nating hayaan na maapektuhan yung trabaho natin. Kasi yun talaga magpapahamak tayo. Kaya yun lang guys, kung gusto mo talagang tumawag o kailangan mo talagang tumawag, kailangan mong maghanap ng safe na lugar para makatawag ka or makatext ka. Yun lang guys ang tips ko. Pang-apat, magbasa ng pahayagan, magasin at kung ano-ano pang mga babasahing kapaki-pakinabang. Guys, dito sa bansang Kuwait, nila dyaryo, hindi mo maintindihan kasi Arabic. Minsan naman may English, pero kadalasan sa nakikita ko sa dyaryo nila dito, Arabic ang nakasulat at yung television nila, Arabic din. Hindi mo maintindihan kaya kung may pagkakataon ka, kung mapayagan ka ng amo mo na pwedeng gumamit ng mobile at binilhan ka nila ng SIM, yun, mag-YouTube ka na lang. Manood ka ng mga vlogs aliw sa'yo o makapagbigay ng dagdag na kaalaman. Mga vlogs na tungkol sa pagluluto, yun, ma-experience mo yun dito pag dito ka sa Kuwait, mag-abroad. Tapos guys, yung panglima, makipagkita sa iyong mga kaibigan at mga kababayan sa non-working days. Piliin mo ang iyong mga kaibigan. Ito guys yung mga katulong na may mga day off. Pero ingat lang po tayo guys, kasi dito sa abroad, hindi dapat tayo magtiwala sa kapwa natin Pilipino. Hindi naman sa sinisiraan ko yung mga kapwa natin Pilipino dito sa abroad. Kaya lang, mag-ingat lang po tayo guys at huwag tayo basta-basta magtiwala. Yun lang talaga yung tips ko. Kasi ang dami na pong mga nangyayari na kapwa Pinoy lang papahamak sa atin. Kaya yun guys, yun lang ang dapat nating tandaan at ma-share ko sa inyo sa experience ko dito sa Kuwait. At tsaka pala guys, pag bago ka rito at gusto mong bumili ng SIM card, kailangan mo ng civil ID or butaka nila dito kasi hindi ka pwedeng bumili ng SIM card kung wala kang civil ID. Yun yung importante. At kung lalabas ka na mag-isa ka, kailangan mo rin ng civil ID. Yun yung butaka nila dito. Wala yun guys, yung sinasabi kong butaka or civil ID. Kailangan natin to pag nagpadala tayo ng pera at pag bumili tayo ng SIM card at paglalabas tayo na mag-isa tayo. Kailangan natin may civil ID. Or kung wala, kailangan natin may xerox copy ng passport. Yun. Kasi titingnan to ng mga pulis kung expire na ba yung visa natin or hindi. Kaya kailangan may civil ID tayo. Pero karamihan dito guys sa Kuwait, hindi binibigay ng mga amo yung civil ID or butaka. Kasi natatakot sila. Kaya yung iba, mga amo ang bumibili ng SIM card. Yun lang guys ang maisishare ko sa inyo at sana may natutunan kayo at nakatulong tong video na to. Thank you for watching guys.